Magkakagimba na naman ang balita mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Kabakailan lamang umani ng sari-saring reaksyon ang ginawa ni VP Sara Duterte ukos sa pagbuhay ng isyo sa mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kabila ng kontrobersyal na nakaraan ng yumaong lider, tila muling nahuhukay ang mga damdamin at opinyon ng mga Pilipino sa mga aksyon ng kasalukuyang administrasyon. Lalo na nga at may banta na huhukayin ni VP Sara ang bangkay ng kanilang ama. Ang hakbang ni VP Sara ay nagbigay diin sa mga pahayag na may layuning balikan ang kasaysayan at ang epekto ng liberato ni Marcos sa bansa. Para sa ilan, ito ay isang pagkakataon upang muling pagnyaya ng mga mag-aral upang sa nakaraan, lalo na ang mga aspeto ng martial law at ang mga paglabag sa karapatang pantao na naganap sa kanyang pamumuno. Sa kabilang banda, may mga tao naman na bumabatikos dito na sinasabi na ito ay nagbabalik sa mga alaala ng sakit at pagdurusa ng maraming Pilipino. Ang galit at pagkabahala ng ilan ay nag-uugat sa takot na muling magsimulang umusbong ang mga ideolohiya at pananaw na nagdulot ng pagkakabahagi sa lipunan. Ang pagbuhay sa isyu ng labi ni Marcos ay tila nagpapakita ng pag-aalinlangan ng ilan sa mga patakaran ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabuuan, ang mga aksyon ni VP Sara ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga Pilipino na pag-usapan ang kanilang kasaysayan. Maging ito man ay masakit o masaya, mahalaga ang bukas na talakayan upang mas mapalalim ang pag-unawa ng bawat isa sa mga pagkakamali ng nakaraan at sa hinaharap ng bansa. Ang isyong ito ay tiyak na magpapatuloy na magiging bahagi ng diskurso sa politika at lipunan sa mga susunod na taon. Nahukay na ba? May nakita akong pala dyan kanina ah. Baka nahukay na ni VP Sara Duterte mga kababayan ang labi nitong tatay ni PBBM at itinapon na sa West Philippine Sea. Ah, ang aga po mga kababayan na nagpunta kung si President Baby M sa libingan ng mga bayani. Oh, pasalamatan mo muna si PRRD BBM dahil kung hindi sa kanya ay hindi mapapalibing ang iyong tatay sa libingan ng mga bayani. At para pong naiwaksi mga kababayan ang kanyang mga kasalanan dahil nabigyan ng Heroes Boreal eh. Oh, sabihin mo kay PRRD BBM, thank you PRRD. Oh. Pero anong isinukli mga kababayan? Gustong ipakulong si Pangulong Digong. Napaka-traidor ng galawan mga kababayan. Panoorin po natin ang pagpunta niya sa libingan ng mga bayani ha. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait natin mga viewers. Katulad na lang itong kababayan natin si Vince Hawk mga kababayan. Thank you so much po kababayan Vince Hawk. At itong kababayan natin straight from Japan, si Lovelyn Shibukawa. Pinapa-shoutout po niya mga kababayan si Yoshi Shibukawa. Hello Yoshi Shibukawa from Japan. Kumusta po kayo dyan? Panoorin niyo po ang video mga kababayan. Ang aga? Wow. Maagang-maaga sa sementeryo mga kababayan. Sa libingan ng mga bayani si BBM. Naka-insert pa mga kababayan, oh. Tuck-in. Mukhang galing pa sa kubeta mga kababayan. Kaway-kaway talaga mga kababayan kahit wala namang kinakamayan. Kasama kasi yan sa script mga kababayan eh, yung choreography niya, di ba? Oh, hello, kahit wala naman talagang mga tao sa bandang doon. Eh kung meron man, ang lalayo po mga kababayan. Oh, sige, kawayan mo hangin. Salot. Ang itsura talaga, oh. Oy, BBM! Andyan pa ba ang tatay mo? Baka hinukay na ni Sara, ha? Andyan si Imelda, mga kababayan, oh. Naka-widget. Imelda! Oh. Musta na si Pacquiao? Balita namin, ipapakulong ka daw. Walang yata si Pacquiao na pati si Imelda pinagtripan. Gayon pa man, mga kababayan. Ay, may punto din si Pacquiao, eh. Pero ang mga pending cases mga kababayan laban dito sa mga Marcos, lalong-lalo na sa isyu ng katiwalian. Oh. Pero hanggang buladas lang naman ito si Pacquiao dahil akala ba namin totoo? Ang galit niya sa mga Marcos mga kababayan, ipapakulong po si Imelda. Ngayon, sumali na doon sa mga ngagba. Mia. Social itong ano ni ano mga kababayan na ni BBM, libingan na kanyang ama dahil
May bunker pa na sa ilalim. Dahil kung gusto niyong hukayin, eh, hukayin niyo muna sa bunker. Oh, hanapin niyo ang puntod dito. Wala kang makikita, mga kababayan. Oh. At ibang klase, mga kababayan, ha? Lavish talaga dahil itong sinasabing puntod na kanyang ama, mayroon pang eternal flame, mga kababayan. Inalmahan pa ng ilan dahil for what? Na mayroong eternal flame. Yung sinusuplayan ng LPG siguro, o gasol. May flame na hindi napapatay daw, mga kababayan. Oh, ilang taon na yan nakaanda na LPG, sayang naman. Pero ganoon talaga, lavishness itong mga Marcos, mga kababayan, di ba? Oh, ayan na. Ang puntod yan, mga kababayan, sa ilalim. Kaya kung sino ang gusto maghukay, dapat hukayin mo pa ang bunker. Hiramin natin yung ano, detector, heartbeat detector ni Tore. Yeah, ayan, oh. Kaway-kaway na naman si BBM, mga kababayan, oh, sa hangin. Oh. Oh, hello, oh, pare, baka gusto niya i-appear ang pare, no? Appear, pare, oh. Sino kinakawayan niya? Yung dahon? Yung mga halaman dyan sa likod? Ewan lang natin. In families, actually. It has degraded into something like others. Eto, ito yung panahon na strong talaga si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na ilibing si dating Pangulong Marcos dyan sa libingan ng mga bayani. Dahil sa tingin natin, eh, andyan si Mangga, eh, oh. Si Aimee Marcos, mga kababayan, siya siguro ang dahilan talaga niyan. Dahil ang weakness si PRRD, eh, yung mga chicks, mga kababayan, mga babae. Siguro sinabi talaga ni Mangga, "Oy, friend, sige na, libing mo ng tatay namin. Oh, pasasalamatan ka namin habang buhay. Habang presidente ka, pero kung bababa ka na, ay kulong ka na. Bisigahan ka na namin sa ICC. That's the family, Marcos. It's Ferdinand Marcos and the nation. Sir, why do you think he deserves to be in the libingan ng mga bayan? Because he was a great president. Oh, pinuri pa ang tatay ni PBBM, mga kababayan, na great president. Ang anak, great ba? Baliktad ang sabi ni PRRD sa anak. Weak! Oh. And he was a hero. Oh. Tapos ang anak, Herodes. Smiyo. Ano yung sabi nila na hindi daw totoo, eh. Wala naman na silang pinapalabas na except that mother statement. Pero isa lang po ang ano, mga kababayan, talagang legit na legit. Naging presidente din yung ama, eh. Si Marcos, mga kababayan. Kung papipiliin tayo, no, siguro doon ako sa ama. Kumpara dito sa anak, mga kababayan. BBM, Smiyo. Eh, yung tatay, eh, matalino, mga kababayan. May utak at saka mayroong inisyatibo talaga. At walang issue, mga kababayan, ha, na nagpupulboronik. Wala. I said that, bakit tayo mag... Why don't we heal the... Alam... Gusto ni PRRD, ha, na i-heal na ang mga sugat, mga kababayan, ng bayan, di ba? Dahil nang panahong mga iyan, ay galit tayo sa mga Marcos, eh. Di ba naghilom ang ating galit? Napatawad natin ang mga Marcos at ang iba ang ating paningin sa mga Marcos dahil sa mga Duterte. At binoto pa nga natin ang anak. Singagngag, only later on, mga kababayan, na itong mga ngagba na mga Marcoses ay siya ring lilikha ng panibagong sugat. Eto mga Dilawan at mga Luyelos tayo, mga kababayan. Oh, friendship na sila, naghilom na sila, mga kababayan. Sama-sama na silang babangag muli, pero gumawa na panibagong sugat. At hindi lang ang mga Duterte ang sinugatan, mga kababayan, ha, kundi itong taong bayan. We feel betrayed. Lumabas ang totoong ugali ng mga Marcos, mga kababayan. So also the Filipino nation who wants to see something good come out of it. Diyan na lang, mga kababayan. Oh, napakalaking tulong ng mga Duterte sa mga Marcos. Pag-restore ng pangalan, hindi yan nababayaran ng pera. Pero ngayon, parang pinagpalit tayo ng pera. Others took it personal. Hindi dapat gano'n. Sir, what would you say? Pero ngayon, we took it personally dahil kami ang apektado, eh. Dito sa ginagawa ng mga ngagba administration sa ating bayan. People who will criticize you. Si ano, oh, si Mangga, mga kababayan. Oh. Because of the supposed abuses that happened during the Marcos regime.
they might be displeased to say the least about it. I don't. Yung Rappler makababay. Displeased with the least. Oh. Ngayon, nasaan na ang sinasabi niyo Rappler na hukayin? Sama-sama ng babangag muli mga kababayan ang Rappler na anti-Marcos dati. Ngayon, grabe, halos yakapin na si Admiral at saka si BBM mga kababayan. Puring-puri. Then mayroon silang kalaban bago eh. Hindi naman bago, pero dati ng kalaban ng Rappler. Humanap ng kalaban ng mga Duterte mga kababayan at yun ang kinampihan. Kahit pa'y nilunok nila ang sarili ng suka. Rappler at Marcos kakampi na. Ano masasabi niya dito mga kababayan na pinalibing ni PRRD sa libingan ng mga bayani at ang isinukli gustong ipakulong si Digong. Anong masasabi niya dito? Post your comments below. O mga kababayan, natatandaan niyo pa ba nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na I take all the responsibility doon sa mga pulisiya daw ang kanyang ginawa mga kababayan nung panahon niya sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Lahat ng mga tao, mga kababayan, nagpalakpakan. Maliban sa isa, etong si Cheese Escudero, mga kababayan, dahil anya, hanggang salita lang naman daw yun eh. Kung sinasabi ni dating Pangulong Digong na, I take all the responsibility. In other words, buladas! Buladas lang daw mga kababayan ni Duterte dahil paano mo naman daw i-realize iyan gayong nung tinanong ka ni Hunti Virus mga kababayan na paano naman itong si Kian? Responsibilidad mo rin ba iyan? Kung hindi umabsent sa Senado itong kilay na ito mga kababayan, malamang napakumpog na ni dating Pangulong Digong ang ulo nito pati kay Hunti Virus. Ibuti na lang si Hunti Virus mga kababayan ay hindi abogado pero ito abogado, pero apparently mga kababayan, hindi niya na-gets itong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Panoorin po ninyo ha. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait ating viewer from Hong Kong, si Madam Eva Antegua. Thank you so much po, Madam. Narito po ang video. So, another point I wanted to ask you, you being a lawyer, is that when the former president said, I take full and legal responsibility. Doon sa policy ha, ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte doon mga kababayan, yung policy. Tingnan nyo kung paano i-twist ng mga ulol na ito mga kababayan. Lalong-lalo na ito si Kilay na Cheese Escudero ang tattoo, ang Kilay, na mukhang kinakatigan pa si Virus mga kababayan. On the drug war. I think he must have also said for the policemen involved in the drug war. Doon po kasi nagtanong si Senator Risa, do you take... Kilay, oh. Nagsalubong ang tato na kilay, mga kababayan. Full moral and legal responsibility for the death of Kian. Oh, dito nila pinapasok ang twist, mga kababayan, ng mga ulupong na ito. Pinagpilitan nila, mga kababayan, na nung nangyayari kay Kian ay pulisiya yun ni dating Pangulong Duterte. Pwes katanungin namin kayo media, at ito si Kilay mga kababayan, nasaan sa policy ni PRRD na nakasulat ha, na bangbangin yung batang na walang sandata? Nasaan? Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, as long as you follow the policy, aakuin ko kayo. Pero if you go beyond the policy, katulad ng ginawang ito mga kababayan, sa criminal act na, yung pagkabangbang kay Kian, ay manalagot talaga kayo sa batas. At eto naman mga kababayan, ang gustong ipagpilitan ng mga demonyo na pati yung mga kasalanan ng pulis na nag-go beyond the policy, gustong ipaako nila kay Duterte. Ano kayo siniswerte? For the death of Kulot, yung mga yon. Ano ang ibig sabihin? At pwede ba na ang presidente will take full moral and legal responsibility for the... deaths of, let's just say, 6,000. For us. Sino-sino mga 6,000? Sige, pangalanan nyo. Speech, probably. No, for speech yun daw mga kababayan, ito sinabi ni dating Pangulong Digong. In other words, hanggang salita lang, speech, buladas. But legally, if he admits complicity in the commission of those crimes, then he's a co-conspirator. Conspirator ka na kung gayon, Duterte. Yan ang tinutumbok ni Mr. Hikaw, mga kababayan. If he admits that he's the most guilty, that does not make the least guilty. Eto mga ulol na to, mga kababayan, no? Tinitwist yung mga istorya, no? Kailan sinabi ni PRRD na he is the most guilty? Kailan na in-admit yan?
Cheese Escudero. You're putting words into his mouth, sa ating presidente. At sabi ni dating Pangulong Digong, I took all the responsibility in that policy. Ah! T. Bakit sinasabi mo na ngayon na he is tinake niya ang responsibility bilang guilty doon sa criminal act? Ano kasi naswerte? Innocent nor will the least guilty be acquitted. Nag-a-apply lang yan, Pinky, kapag ka lima kayong gumawa ng krimen at bumaligtad yung isa. Ang sabi ni Chiswis, mga kababayan, na propaganda lang daw ni Duterte yung sinasabi niya, I take all the responsibility, dahil mukhang hindi daw niya dinidipahan, mga kababayan, yung kaniyang sinasabi. Tanggal salita lang. Dahil parang ang tinutumbok dito, mga kababayan, ay dahil kung tinitake mo ang responsibility, dapat akuin mo rin yung kasalanan ng polis, ng criminal act. Abogado ba ito, mga kababayan, o abogago? Amin. Siya'y nag-state witness. Right. So, baka ma-absuel to siya. Mas mababa yung parusa niya. Nag-lipstick pa, mga kababayan, ano? Tapos mahikaw. Pulang-pula ang labi, tapos naka-microblade ang ano. Ang taray nito si Cheese Escudero, mga kababayan. Sabi nga natin, kulang na lang ito wig, mga kababayan. Lagyan mo ito ng wig para itong nanay ni Heart Evangelista o Lola. Baba yung parusa niya. Kipula ng labi. Ito hindi. Yellow din ang ngipin, mga kababayan. Katulad ni BBM, ang dilaw-dilaw ng EN. But I throw the question back at the former president. Sige. How will he operationalize that statement? It's good copy, why not? Dahil gusto mo ipaamin din kay Dugong ang criminal act. Escudero, I take kung nandun yan, mga kababayan, sabihan na dating Pangulong Digong si Coco Pimentel, pagsabihan mo yung isa mo ding senador na tato ang kilay. Review your book. Kung sa bagay, mga kababayan, mambubutas nga . Naghahanap lang, alam nila yan, mga kababayan, pero naghahanap lang ng butas, mambubutas yan. All responsibility, kawawa naman yung mga polis. Paano naging kawawa kung mayroong nilabag na batas, Cheese Escudero? Hindi nga kasali sa policy ni dating Pangulong Duterte yung pagbangbang sa mga bata. Lalong-lalo na yung hindi nang laban, di ba? Sabi ni dating Pangulong Digong, kapag manglaban ka, gusto pa nga niya encourage, tapos big issue nila, mga kababayan, dahil sabi daw ni Pangulong Digong, ini-encourage na lumaban para mabangbang. Ganun naman talaga Ano sasabihin mo sa criminal? Di ba talagang kung may pulis, mga kababayan, sabihin mo, sige, lumaban ka para mabangbang ka. Ganyan naman talaga. Anong gusto mo, Chief? Sasabihin ng pulis sa kriminal, sige, huwag kang lumaban. Dahil kakargahin ka namin. Ibibaby ka namin. Wala kaming baril, Wala. Bitawan mo na ang baril mo. Wala akong baril pa. Na-headshot, mga kababayan. Yan ang gusto siguro ng mga animal na to. How does he intend to operationalize that, Pinky? And can it be operationalized? He's a lawyer. Then he should know. Why would he say that? Dahil hindi nyo iniintindi ang policy ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi nyo naiintindihan kung anong sinasabi niyang take full responsibility doon sa kanilang pulisiya. Matalino yan si dating Pangulong Digong Lawyer, piskal, prosecutor, lahat ng kanyang sinabi, mga kababayan, within the bounds of law. Ang challenge namin sa inyo, Cheese Escudero, hanapin nyo yung policy ni dating Pangulong Duterte noon. Yung talagang documented, ha? Hanapin nyo doon kung saan ang may problema, na kung saan binabangbang yung mga inosente at mga walang kalaban-laban, mga kababayan. Dahil kung may nakita kayo, kasuhan nyo, documented yan Diyan papasok ang responsibility ni dating Pangulong Duterte. Dahil siya ang gumawa ng pulisiyang iyan. Hanapin nyo muna, hindi yung nag-e-invento kayo, pati yung mga pulis na nag-go beyond the policy. Gusto nyo ipaako kay dating Pangulong Digong? Bugok! If he has no plan of doing it. That's why I'm interested. Well, maybe it's good copy. Yes, you mentioned a while ago. It's something nice to say, something nice to hear. So the question, let me be more specific. Yung mga nag-attend sa hearing, magandang tanong yan. Yung mga dating chief of police daw ng Davao, mga dating PNP chief daw, ni isa ba sa kanila may kaso? Kasi, ang mga tao bang ito, mga kababayan, ang gumawa ng krimen? Yung nagbalabis? Hindi naman.
Nagkataon mga kababayan, yung mga tao sa baba, hindi naman kasi lahat yan matitino, lalong-lalo na ngayon. Ang dami ng judictus, minidictus na pulis. Dati eh, mayroong ninja cops. Ang nangyayari dati kasi mga kababayan eh, yung mga ninja cops na naglalaro dyan, sila na mismo, alam nila kung sino yung mga tauhan nila, pinapagalaw nila. Sila na mismo ang nagliligpit dyan. Dyan sa mga taong nasa baba ng mga runner. So kasalanan ba ni dating Pangulong Digong na ang mga pulis na ito gustong iligpit yung mga runner nila dahil baka ituro. Oh. Sila-sila ang nagtutsugian mga kababayan tapos ibabaliktad nila ang istorya. Sa utos ito ni Duterte. O utos ito ni Duterte. Ako inyong totoosin, wala yun sa policy. Oh, yan kilay. Hindi mo naintindihan yan. For the EJ case and the drug war during the 6 years of former President Duterte? Gusto nila mga kababayan yung mga inosente ang natutsugi, katulad ngayong mga panahong ito. Si Pangulong Duterte ba may kaso? Kasuhan mo nga. Gusto niya ipaako yung sikiyan mga kababayan. Katulad din ng utak ng hintibayos. Ang alam ko, wala. Ang may mga kaso, Pinky, ang mga nakakulong, ang mga dinismiss sa service, na mga yung mabababang pulis. Correction! Yung mga mababang pulis na hindi sinunod ang policy. Dinaan sa kanilang mga kamay ang batas mga kababayan. Hindi na sa korte. Nakala ko ba eh, kawawa. Kawawa talaga sila. Paano maging kawawa kung nagkasala? Diba? Kung pikit mata silang sumunod. Ikaw mo pikit mata. Pikit kilay ka pa. Huwag tuwa ka siguro ngayon, Chis Escudero, no, na wala na itong polisiya ni dating Pangulong Duterte na toplantok, ha? Huwag tuwa siguro. Sa isang bagay na akala nila ay legal o mapoprotektahan sila. Gumagawa-gawa ng istorya na naman mga kababayan. Etong sinasabi natin na etong mga taong ito mga kababayan ang nagpapalala ng istorya dahil ang sinasabi nila ay na parang tinutumbok nila mga kababayan na polisiya ni dating Pangulong Digong na bang-bangin yung mga walang kalaban-laban. Sila-sila lang din ang nag-imbento tapos ibibintang nila sa Pangulo, hinanapan ng Pangulo, sige, hanapin nyo para pakasuhan nyo ako. Hanapin nyo yung mga specific na case na iyan. Pasuhan nyo ako. Hindi magawa hanggang sa media lang ang awa. So wala pong kahihinatnan ang sabihin ng dating Pangulo na I take full moral and legal responsibility unless he says more to that. Yun nga, I'm complicit. I am guilty. Wala of akong nahihinat, pero okay. Nagkakaintindihan ang dalawang ulol mga kababayan. How, if it takes, again, madadamay lang siya sa kanila. Hindi niya sila maabsuelto. Hindi porkit inamin niya na siya'y nag-utos, kunwari lang. Bismiyo, sarap bunutan ng kilay mga kababayan, no? Anyway, hindi pala yan mabubunot dahil tato. Absuelto na sila. Eh, sino bang nagkalabit ng gatilyo? Hindi naman siya eh. So the participation of each was necessary. So again, that's why I asked the question earlier. How does he operationalize that? Kasi, so ibig sabihin mga kababayan, ang sabi niya, buladas lang. Dahil hindi daw ma-operationalize. Ungas! Once again, ang ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte na iyan, ihanapin niyo yung talagang policy na written policy talaga. Magkalkal kayo. Kung may nakita kayong irregularity doon na sinabing bangbangin niyo yung mga inosente, dalhin niyo sa korte, pwede niyo akong kasuhan, haharapin ko, I take all the responsibility. Yan yon kilay. And apparently, hindi mo nag-gets dahil tinitwist mo eh. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below. Joke lang. Maniwala kayo sa atlang yan. Yan talaga ang reaksyon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan matapos ibalita na sinabmit na daw ni Antonio Trillanes sa ICC yung mga script, yung transcript mga kababayan sa mga sinabi ni dating Pangulong Digong sa Senado. Sabi ni dating Pangulong Digong, maniwala kayo sa aklang yan. Panoorin po natin, ha? Mayroon sabi ni Trillanes, may draft mo sa salitin yung mga statement mo na may draft na daw na submit sa ICC. May draft na submit sa ICC. Alam mo, kung maniwala kayo ni Trillanes, ang bakla na yan. Walang ginawala, kung hindi magdaldal. Magdaldal. Huwag kayong hindi ko kasi nasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buang. Hindi na pinapansin ng buang. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Alam hindi natin. Hindi mo nakipaglaban sa Mindanao.
Dahil ang sabi ha, yung parents daw ni Trililing mga kababayan ay opisyales ng PMA mismo. Kaya habang nag-aaral si Trillanes, andun din ang kanyang nanay. Kaya easy para kay Trililing mga kababayan ang training sa PMA. Walang ginawa ang kulol kung hindi magkudeta. Tapos sumuko. Gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, surrender agad. Siya pa yung hero. Siya pa yung magbuka. Kala mo, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya ikaw. Siraan ka, di ba? Pipinturahan ka niya ng itom. Itim. Para maging puti ang ulol na yan. Para siya lang ang maganda mga kababayan, di ba? Si Trillanes, walang pores. Ang kinis mga kababayan, parang hindi sundalo. Tapos si Duterte, gusto niyang pintahan ng itim para mabuka ang pangit, para siya lang ang maganda. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa... Alam mo... Nagkundita, tapos surrender agad. Kung ako ang presidente ng panahon na yung patay na yan. Kung ako ng presidente ng sayang, no? Sana nagkundita si Trillanes na sa panahon ni dating Pangalong Digong. Siguro, malilipat na ang birthday ni Trillanes ng November 1. Titirig ka na natin ng kandila siguro. Mutiny na siya dyan. Matagal ng... Kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Parang patay. Andun kasi sa cemetery si dating Pangalong Duterte, mga kababayan. Mahirap kayo nung gali ay Trillanes. Akala niya matapang siya. Ang matapang dyan kay Trillanes, mga kababayan, yung amoy. May anghit siguro yung si Trillanes, no? Yung pagkakala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ako sa mga sundalo. Si PMA yan. Pero itong ulol na ito, Trililing. Bakit nakasali na, sumali na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayad. At tapos isa lang daw ang yagba ni Trililing mga kababayan, sabi dati ni Pangulong Duterte. Nako Trillanes, tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Shut your mouth. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ring mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.